ating lahat, we welcome you to the Life Giver Church where new life begins. And even on a Wednesday, maraming salamat po sa opportunity that we can listen to the Word of God and to worship His name. We can dance on with our feet and lift up the name of Jesus. Only His name. Amen.
Magandang maganda gabi po sa inyong lahat. Welcome po sa The Life Giver Church Worldwide. At welcome po sa ating pong midweek Bible study. Sa gabi pong ito, magpapatuloy po tayo sa ating paksa na ating pong tinatalakay at pinag-uusapan. And this has all to do with the message of Jesus to the seven churches which are in Asia Minor. At ang ginagamit po natin for our foundation scriptures ay matatagpuan po natin sa Revelation chapter 3, hallelujah, mula sa verse 1 hanggang verse 6. At specifically, ang pag-uusapan po natin ay ang mensahe ng Panginoong Jesus to the church which is in Sardis. So, yan po ang ating pag-uusapan. At if you have your gadgets, your devices, or whatever tools you want to use for our study tonight, buksan po natin ang ating mga Bibles sa Revelation chapter 3, beginning verse 1 hanggang verse 6. And unto the angel of the church in Sardis write, this thing saith he that hath the seven spirits of God and the seven stars, and I know thy works, that thou hast a name, that thou livest, but you are dead. Be watchful and strengthen the things which remain that are ready to die, for I have not found thy works perfect before God. Remember therefore how thou hast received and heard, and hold fast and repent. If therefore thou shalt not watch, I will come on thee as a thief, and thou shalt not know what the hour I will come upon thee. Thou hast a few names even in Sardis which have not defiled their garments, and they shall walk with me in white, for they are worthy. He that overcometh, the same shall be clothed in white raiment, and I will not blot out his name out of the book of life, but I will confess his name before my Father and before his angels. He that hath an ear, let him hear what the Spirit saith unto the churches. So ito po ang mensahe ng Panginoon at pagpalain po ang Panginoong Jesus sa pagkabasa ng kanyang mga banal at makapangyarihang salita. Salamat sa Panginoon. Hallelujah. At medyo nagbago po tayo ng venue kung mapapansin po ninyo. At sa venue po na ito, mas confined po yung ating pag-aaral. Salamat sa Panginoon. So sa mga kapatid po natin na sumusubaybay across the globe, may mga sumusubaybay po sa atin hanggang sa Palau, sa Papua New Guinea, sa iba't ibang parte ng Amerika, sa Canada, hallelujah, maging sa Australia, sa Japan, sa Asia. Maraming salamat po for joining us tonight. Sa kabila ng medyo magkakaiba yung may time difference po tayo, ay sinisikap po ninyong makiisa at sumubaybay sa gawain po ng ating midweek Bible study. At sa mga kapatid po natin, nakasama din po natin nag-aaral sa mga probinsya at lungsod ng Pilipinas, maraming salamat po. Na-appreciate po namin ang inyong panahon na makasama kami at mag-aral ng salita ng Panginoon. At sa gabi pong ito, sa ating pong pagpapatuloy, payagan po ninyo muli na tayo po'y kapiraso lamang magbalik tanaw sa ating pong tinalakay noong nakaraang Wednesday. Noong nakaraan, ang pinag-uusapan po natin ay kung kanino galing ang mensaheng ito. At direktang ipinapaalam po natin na ang mensahe pong ito ay nagmumula sa Panginoong Jesus, bagamat ang pinag-alayan at pinaghandugan ng mensaheng ito ay ang anghel ng Iglesia ng Sardis. At tabilang pagpapaunawa, ang anghel na binabanggit po dito ay hindi po divine angel, kung hindi human angel, human messenger. At specifically, ang pinakausap po ng Panginoong Jesus ay walang iba kung hindi ang punong pastor ng lokal na iglesia ng Sardis. At ipinauunawa po natin na hindi kahit kailan iba-bypass ng Panginoon ang kanyang itinalagang pamunuan sa lokal na iglesia para direktang makipag-usap sa mga members. Bago makipag-usap ang Panginoon sa mga members, kakausapin muna niya at pahahalagahan at igagalang ang in-establish niyang order of authority na walang iba kung hindi ang pastor. At kung halimbawa may mga pangungusap na sinasabi ang Panginoon sa mga members, maniwala kayo, anumang sasabihin ng Panginoon sa mga members ay confirmation na lamang,
i-co-confirm na lang po yan sa pastor. Ibig sabihin, kung ano ang sinasabi sa mga members, nauna nang sinabi yan ng Panginoon sa kanyang pastor. Kaya pag sinabi mo sa pastor, yung sinabi ng Panginoon sa iyo, ko-confirmahin ng pastor na yan ay nasabi na sa kanya. Una at higit sa lahat. Why? Because he doesn't want to bypass the divine authority set by the Lord, by the head of the church himself, sa church. Kaya ang kakausapin po talaga ay ang mga pastor. Kaya magugulat ka pag may sinasabihin mo, may sinabi ang Panginoon sa akin, pastor, at pinasasabi sa inyo, sasabihin ng pastor, kinukumpirma ko na lang yan sapagkat yan ay nasabi na sa akin ng Panginoon. Laging inuuna. Kaya yung mga nagsasabing parang pangungunahan si pastor at meron silang gustong imungkahi at sabihin, sasabihin ng pastor sa inyo, pag hindi niya narinig, hindi pa ako kinakausap ng Panginoon . Kaya hintayin mo munang kausapin ako ng Panginoon at kukumpirmahin ko sa iyo yung sinabi ng Panginoon sa iyo. Kasi the Lord will always respect the order of authority he has established in the local church. Laging ganyan ang Panginoon. At yan ay irespeto po natin. So unto the angel of the church in Sardis. So ang Sardis po ay ang pang-apat na lungsod ng mga lungsod ng Asia Minor. Pang-apat. Una po, na-establish ang mensahe ng Panginoon sa church at Ephesus, which is the headquarters for the ministry na itinatagpo ni Apostle Paul pero pinamahalaan at inalagaan po ni Apostle John. Ayan po yung Epeso. Pagkatapos po, kinausap ang church ng Smyrna. Yan po ay circular in pattern or circular in motion. Epeso, Smyrna, hallelujah, Pergamum, Thyatira, Sardis, pababa na po yan hanggang sa Philadelphia, papunta po uli, papunta ng Laodicea. Tapos pag dumiretso ka ng paglalakbay, babalik ka uli sa lungsod ng Epeso. Ganyan po yung order, yung pattern, yung kumbaga yung chronological order po ng pakikipag-usap ng Panginoon. At kung bakit nauna ang Epeso ay sapagkat ang Epeso po ay ang naging headquarters o base ng mga early church, hallelujah, first century church leaders. At yan po ay inalagaan, in-establish ni Apostle Paul for about 3 years. Pagkatapos po yan po ay tuloy-tuloy na inalagaan po ni Apostle John. Hanggang si Apostle John po ay kausapin ng Panginoon sa Isle of Patmos at ipahayag ang kanyang mensahe sa 7 iglesia. At bilang paalala muli, ang mga mensaheng ito ay hindi lamang specifically intended for the 7 churches. Yung 7 po, kung atin pong uunawain, ang kahulugan ng 7 ay fullness, completeness, o perfection. Kaya pag sinabing 7, ito po yung kaganapan. Ito po yung kumukompleto. Ito po yung completeness. Kaya pag sinabing 7 churches in Asia Minor, ang ibig sabihin, ito po yung fullness ng katangian ng iglesia. Kaya ang 7 iglesia ay ang siyang kumakatawan sa lahat ng iglesia, sa lahat ng kasaysayan ng panahon. Iglesia noon, iglesia ngayon, at iglesyang ipapanganak pa. So yan po yung 7 iglesia. At ang kausap po ngayon ay ang iglesia ng Sardis. Na ayon sa kasaysayan, sa 7 lungsod, ang itinuturing na pinakamayaman ay ang lungsod ng Sardis. At naunawaan natin kung bakit ay sapagkat ito po ay natatag sa paghahari po ni Croesus. At si Croesus ay itinuturing na isa sa pinakamayamang hari na ipinanganak sa planetang Earth. At alam po natin kung bakit ay sapagkat sa bahaging silangan ng Sardis sa Phrygia ay meron pong isang kaharian na pinamahalaan po ni Haring Midas. At ayon sa kasaysayan, ito pong si Haring Midas ay hindi lang ito katang kaisipan, ito po ay tunay na hari sa dakong silangan ng kaharian ng Phrygia. At ito pong si Haring Midas ay nagdasal sa Diyos na ang pangalan po ay si Dionysus na siya ay pagkalooban ng kapangyarihan, huwag nang maghirap kung hindi siya ay magpatuloy na maging masagana. At dahil sa nakita ni Diyos Dionysus na si Haring Midas ay generous at may magandang kalooban, ginantimpalaan siya ng isang kababalaghan
na lahat ng hipuin ng kanyang mga kamay ay nagiging ginto. Kaya naging phraseology, naging laman ng labi, naging byword na, naging password na, naging phraseology na, yung tinatawag na Midas touch. At yung Midas touch ay anumang hawakan ng kamay ni Haring Midas ay nagiging ginto. Sa unang yugto ng karanasan ni Haring Midas, galak na galak siya na lahat ng hawakan niya ay nagiging ginto. Hinawakan niya ang kanyang upuan, naging ginto. Hinawakan niya ang kanyang lamesa, hapagkainan, naging ginto. Hinawakan niya ang pinto, naging ginto. Hinawakan niya ang carpet, naging ginto. Sa sobrang kagalakan niya, siya ay halos magtatakbo sa loob ng kanyang kaharian upang ipagdiwang ang gantimpalang ibinigay sa kanya ng Diyos Dionysus. Hallelujah. Una, gusto niyang ipagdiwang ang kanyang gantimpalang tinanggap, kaya kumuha siya ng rosas, yung bulaklak na rosas, para amuyin. Subalit nang hawakan niya yung bulaklak na rosas, ito'y nagmistula o naging ginto. Pagkatapos, nagutom siya, pumitas siya ng mga butil ng grapes. Nang hawakan niya ang grapes, ito'y naging ginto. Nang siya'y mauhaw, iinom sana siya ng alak. Pagdampot pa lamang niya ng kopita, yung kopita naging ginto at yung alak ay naging ginto rin. So naging pagdaramdam, unti-unti ng pagdaramdam sa kanya. Hanggang sa siya'y nalungkot na lahat ng hipuin niya ay nagiging ginto, nakita siya ng kanyang anak na lumuluha, ng kanyang isang dalaga na anak na siya'y lumuluha. Lungkot na lungkot sa nakita ng dalaga, nilapitan ng dalaga ang kanyang, ang pangalan ay si Zoe, nilapitan ng dalagang anak ang kanyang ama para sana aliwin at haplusin sa kanyang likuran at aliwin sa kanyang kalungkutan. Nang hipuin ng kanyang anak si Midas, ang anak na dalaga ay naging ginto. Kaya siya'y naging estatwang ginto. Lalo itong ipinagdamdam ni Haring Midas. At siya ay muling nakipag-usap kay Diyos Dionysus para hilingin sana na ang kanyang itinuturing na pagpapala ay naging sumpa. Naging kadalamhatian, nagdugtong ng kalungkutan ang kanyang kasaganaan. Eh hindi lahat ng kasaganaan ay maituturing mong pagpapala. Sapagkat may mga kasaganaang lalong magdadala sa iyo sa bulid ng kapahamakan at kalungkutan. Kaya nga isa lang ang totoong pagpapalang nagpapasigla at nagpapayaman, at iyan ang pagpapala na nagmumula sa Panginoon. Sa Kawikaan 10:22, di ba ang sabi po, kapag ang Diyos ang nagpasagana, ang Diyos ang kasaganaan, walang kadugtong o kapatid na kadalamhatian. The blessing of the Lord makes one rich, and He adds no sorrow with it. Kapag ang Diyos ang nagpayaman, kapag ang Diyos ang nagpasagana sa atin, sisiguruhin niyang wala itong karugtong na kalungkutan. Pero yung naranasan po ni Haring Midas, nagbunsod ng kalungkutan. Kaya siya'y muling nagdasal kay God Dionysus na i-reverse na yung kanyang blessing that was turned into curse, na ibalik uli sa normal na kalagayan yung kanyang buhay. Kaya muli siyang kinausap ni God Dionysus at ang sabi, para ma-reverse o ma-atone ang iyong kalagayan, pumunta ka sa lawa o sa river ng Pactolus at isawsaw mo ang iyong dalawang kamay sa river ng Pactolus. At nang idantay o ilagay ni Haring Midas ang kanyang kamay sa river Pactolus, parang buhangin na may nawala sa kanyang kamay na ginto at napunta sa ilog ng Pactolus. At yung ginto, yung gold dust mula sa ilog Pactolus ay umagos hanggang sa makarating ng boundary at border ng Sardis. At dito po nanggaling ang kayamanan ni Haring Croesus. Sobrang yaman na idinugtong na siya sa salitang kayamanan, pag ikaw ay mayaman, katulad ka ni Haring Croesus. Parang sa ating panahon, pag ikaw ay mayaman, ikaw ay karugtong ng pangalang Ayala, Zobel, Si, o di kaya ay Tan, o Gokongwe, at iba pang mga Ko, at mga iba pa. Yung maiiksing pangalan, Yu, Ke,
So purihin ang Panginoon. Kaya ang sabi ni God Dionysus, pumunta ka sa River Pactolus, ilagay mo ang iyong dalawang kamay at marireverse ang pangyayaring ito. So nang ilagay niya yung kanyang kamay, umagos sa kanyang kamay ang malagintong mga buhangin at ito'y umagos hanggang sa border ng Sardis. At dito po nagmula ang kayamanan ni Haring Croesus. Kaya ang Sardis po ay napakayamang lungsod na kaya nilang mamuhay na independent from other cities. Kaya nilang maging self-sufficient. Ibig sabihin, hindi nila kailangang umangkat ng mga kayamanan sa ibang lungsod. Ang lungsod lang nila'y sapat na para mamuhay ng masagana. Kaya po ang lungsod na ito ay naging parang fortress on top of the hill, which is like 1,500 meters on top of the valley. Parang sa ibabaw ng mataas na burol ay meron pang isang bundok na napakataas, which is like 1,500 meters ang taas. Doon po nakalagay ang lungsod ng Sardis. Apo, kaya ito po ay parang hiwalay na lungsod, 1,500 meters on top. Kaya para umakyat ka doon, ayon sa kasaysayan, meron lang trail na dinadaanan yung mga kamelyo para makaakyat doon. Kaya pag umakyat doon, halos hindi na bumababa. Kasi yung napakahirap akyatin nung kanilang lungsod. Ayon sa kasaysayan, ang Sardis ay parang nakatayo sa isang itinayong bundok na ang paligid po ay lime. Ang mineral po ay lime. Ano ba yung lime sa Tagalog? Apog. Parang yun po yung nakabalot sa paligid ng Sardis. At pag ang sabi po sa kasaysayan, pag ito ay nababasa, wala nang magtatangkang ito ay akyatin sapagkat para kang umaakyat sa may langis na pader. Kaya fortress po talaga. Kaya dahil doon ang lungsod ng Sardis naging masyadong self-sufficient. Itinuring nila ang kanilang lungsod na kayang mabuhay ng mag-isa. At dahil dito, pinagmalaki nila ito, pinagmapuri nila ito, hanggang sa ituring na nilang wala nang makagigiba kahit sa kanila, kahit na sino. Pinagyabang na po nila ang kanilang lungsod na kaya na nilang mabuhay ng wala, ng tulong ng iba, at ituturing nilang sila lang ay sapat na hindi na nangangailangan pa ng katulong, independent from others. At yan po ay naging espiritu, naging attitude ng kanilang puso. Ang pananaw at paningin, pagkakilala sa sarili, palibasa ganito ang kanilang estado, mayaman at nakalagay sa tuktok sa napakataas na bundok, ito po ay ipinagmalaki nilang kanilang katangiang naiiba sa lahat ng lungsod na naging daan sa kanilang kayabangan, naging daan sa kanilang kapalaluan, naging daan sa kanilang pagmamataas, naging attitude of the heart. Kaya meron pong mamaya po sa ating pagpapatuloy, malalaman po natin kung ano ang gustong sabihin ng Panginoon. So dito po sa Sardis, nakapagtayo ng church. Nakamamangha na sa kabila ng mahirap akyatin at puntahan ang lugar na ito, hindi po binabanggit kung sino yung pastor na nag-introduce ng gospel doon sa lungsod ng Sardis. So nobody knows exactly who the pastor or who was the person who introduced the gospel of the Lord Jesus Christ. But definitely nakapag-establish po ng church sa lungsod ng Sardis. Kaya po ang tawag po dito ay Church in Sardis. Tapos po ang sabi ng Panginoon, "These things saith he that hath the seven spirits of God and the seven stars." Ang ibig sabihin po nung hat na po that hold the seven spirits of God and the seven stars ay walang iba kung hindi ang ating Panginoon. Ang salitang hold ay galing po sa salitang krateo. Ibig sabihin, siya ay may masterful grip. Hold, to hold means krateo, which has a masterful grip over the seven spirits of God and over the seven stars. Ibig sabihin po ng masterful grip,
He can control. He is the owner. Hallelujah. He is the one looking after, protecting, and caring for the seven spirits of God and the seven stars. So, yan po yung ibig sabihin ng that hath the seven spirits of God and the seven stars. So, yung seven stars na binabanggit po dyan ay walang iba kung hindi alam natin yung pitong iglesia. Kaya tayo po ay itinuturing na parang bituin, hindi lang pitong anghel, kung hindi pitong bituin. At ang pitong bituin sa mata ng Panginoon ay ang iglesia ng ating Panginoon. The seven stars are the seven churches. Hallelujah. With the seven angels. Yan po yung binabanggit po dito. Now, ang pag-usapan po natin yung the seven spirits of God. If you will notice, yung spirits po dyan is in the higher form, in the higher case. Letter S is in the capital, capitalized. Ibig sabihin, ang binabanggit po dito na spirits ay walang iba kung hindi ang Holy Spirit. At meron pong sevenfold ministry ang Holy Spirit na babanggitin po natin at pag-aaralan po natin. Hallelujah. Ang sabi po, seven. Ano po ang ibig sabihin? Under grace, lahat ng numero under grace ay very significant. Huwag po ninyong mamaliitin ang numero kapag nagbanggit ang Panginoon ng number, very significant po yan sa ating Panginoon. Diba? Mahalaga po yan. Number one is speaks of the one true God. Number two speaks of two witnesses that establishes a thing. Number three speaks of the Trinity, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Number four speaks of the number of the earth. Meron tayong four seasons. Meron tayong four orientations, north, south, east, and west. Meron tayong four seasons, summer, winter, autumn, fall, and hallelujah, ano pa, spring. So, apat na seasons. The number four speaks of the number of the earth. Number five speaks of the number of grace. Number six speaks of the number of man. And number seven speaks of the number of perfection, completion, and fullness. Kaya pag nakakita ka na binanggit ang pito, ibig sabihin po nito, ito yung fullness. Wala ka nang hahanapin, walang labis, walang kulang. Ang numero 7 ay isang numero na nagsasabing wala ka nang hahanapin pa. Sapagkat ang numero 7 ay nagpapahayag ng kakumpletuhan, ng kaganapan, ng kasapatan na hindi ka na magdaragdag. So that's number 7. Diba sa ikapitong araw na mahinga ang ating Panginoon pagkalipas ng anim na araw na paglikha ng lahat ng pangangailangan ng tao. So number 7 speaks of perfection, number 7 speaks of completeness, number 7 speaks of the fullness. Kaya 7 spirits. Ibig sabihin, ang pitong espiritu at pitong ministeryo ng espiritu ay sapat para tayong lahat ay magtagumpay at pagpalain sa ating paglilingkod. Hallelujah. Kaya kapag nakakita kayo ng numero 7, isipin mo kaagad, ito ay ang kaganapan. Kaya, di ba, may binanggit siya sa aklat ng mga awit, kahit man 7 beses kamada pa, kaya ka pa rin ibangon ng Panginoon. Yun po yung ibig sabihin. Kahit na ikaw ay dalubhasa na sa lagi kang nadadapa, when you fall 7 times, ibig sabihin, kahit na yung pagkakamali mo, ituring mo ng fullness, kaya ka pa rin ibangon ng Panginoon. Kaya ka pa rin itindig ng Panginoon. Hallelujah, ang kanang kamay ng Panginoon laging nakaabang para ikaw ay tulungang makabangon. Diba sabi po, ang salita ng Diyos 7 beses na pinadalisay. 7 times purified. The word of God is 7 times purified. Ibig sabihin, ang salita ng Diyos, walang kulang, walang bawas. Ito po, fullness. Ang pagpapatunay, ang pagpapatibay at ang pagdalisay ng salita ng Panginoon, 7 times purified. Kaya ang number 7, napakahalaga sa Panginoon. Napakahalaga po. Number 8 speaks of infinity, walang katapusan. Number 8 speaks of new beginning. Number 9 speaks of the manifestation gifts of the Holy Spirit. Number 10 speaks of human government. Di ba merong 10 sungay na nagpapahayag kayo? Di ba sa prophecy ni Daniel, may 10 sungay. At sa 10 sungay, merong maliit na sungay na nagpapakilalang siya si Antikristo. At yung 10 sungay na confederate nation ay magkakaisa,
At yung sampung sungay na magkakaisa ay pamamahalaan ng maliit na sungay na kikilalaning si Antikristo. Kaya ang Numbers 10 speaks of, hallelujah, the human government. Praise God. Ang number 12 speaks of the divine government. Kaya nga merong G12. Diba? Merong G12. Speaks of the divine government. Praise the Lord. So, mahalaga po yung 7. So, ibig 7 spirits speaks of the 7, the fullness of the sevenfold ministry of the Holy Spirit. So, tignan po natin, hallelujah, yung spirits of God na binabanggit po dito. Sa Revelation chapter 1 verse 4. Tingnan po natin, Revelation chapter 1 verse 4. So, pag-uusapan po natin over the next few minutes ay yung pong 7 spirits of God. And since this was rendered in its higher case or capitalized form, so definitely this has something to do with the Holy Spirit of God. So Revelation chapter 1 verse 4, John to the 7 churches, which is the 7 stars, which are in Asia, grace be unto you and peace from him which is, which was, which is to come, from the 7 spirits which are before his throne. So binabanggit po dito parang cross-referencing yung 7 spirits na binanggit po sa Revelation chapter 3 verse 1 ay may kaugnayan po dito sa 7 spirits na binabanggit po sa Revelation chapter 1 verse 4. At may karugtong pa niyan. Sa Revelation chapter 4, meron pong binabanggit na 7 lamps. Tapos sa Revelation chapter 5, may binabanggit na 7 fires, 7 flames. Tingnan lang natin, parang mga ano lang po, mga reference lang. Sa Revelation 4:5, ang sabi po, you will find the Holy Spirit compared to the lamps of fire. And out of the throne proceeded lightnings and thunderings and voices, and there were 7 lamps of fire burning before the throne, which are the 7 spirits of God. So yung pong 7 lamps of fire, hallelujah, speaks of the 7 spirits of God. Sa Revelation 4:5 po yan. Tingnan naman natin sa Revelation chapter 5 verse 6. And I look and behold, in the midst of the throne and of the four living creatures, and in the midst of the elders, stood a land as though it had been slain, having 7 horns and 7 eyes, which are the 7 spirits of God sent out into all the earth. So hindi po nag-iiba. Sa Revelation 1:4, 7 spirits of God. Sa Revelation 4:5, 7 burning lamps, which is the representation of the 7 spirits of God. Tapos sabi po dito, 7 horns, hindi 10 horns, 7 horns. Ang prophecy ni Daniel ay 10 horns, confederate nations that will be united to be led by the small horn, which is the Antichrist in the last days. Tapos binabanggit po dito, 7 horns, tapos 7 eyes, which are the 7 spirits of God sent forth into all the world, into all the earth. So, ito po ay meron lang isang reference. Kahit 7 eyes, 7 horns, 7 burning lamps, ito po ay kumakatawan sa 7 spirits of God na ipinadala ng Panginoon since time immemorial hanggang sa ating panahon. Hallelujah. So, yan po yung 7 spirits of God. Hindi po nag-iiba yan. Na kung iisa-isahin natin ang bawat kahulugan, 7 burning lamps, 7 horns, 7 eyes, marami pong ibig sabihin. Marami pong ibig sabihin. Pero ang pag-uusapan po natin yung sevenfold ministry ng Holy Spirit na binanggit po niya, hallelujah, na kanyang inaalagaan, na kanyang hawak at ang pitong bituin. Tingnan po natin yung Isaiah chapter 11. Actually, napakaganda po nitong mga talatang ito. Sa Isaiah chapter 11 verse 1, there shall come forth a rod from the stem of Jesse, and the branch shall grow out of his roots. Verse 2, the Spirit of the Lord shall rest upon him, the Spirit of wisdom
Spirit of Lord 1, Spirit of Wisdom 2, Spirit of Understanding 3, Spirit of Counsel 4, the Spirit of Might 5, the Spirit of Knowledge 6, and the Spirit of the Fear of the Lord 7. So these are the seven spirits, sevenfold ministry of the Holy Spirit. Now, saan manggagaling yung sevenfold ministry? Balik tayo sa verse 1. Paliwanag lang natin. Then shall come forth a rod. Yung pong rod po dyan, translated po yan as root. So ugat. There shall come forth a root from the stem of Jesse. Sa sanga ni Jesse. Yung root po na binabanggit dyan, ang capital R-O-D, speaks of Jesus Christ. It speaks of Jesus Christ. So yan po yung root. Yan po yung rod. So the word rod used in this verse is more exactly translated as root. At yung root po stemming from the stem of Jesse ay walang iba kung hindi ang ating Panginoong Jesus. Now from the root may mag-grow out na branch. Hallelujah. Sino po yung branch? Ang binabanggit po na branch po dyan ay walang iba kung hindi ang mga church. So this branch that grows out of the root is the church. So tayo po yung mga sanga. Diba? Si Jesus ang puno, ang ama ang tagapag-alaga ng puno, at ang puno ay maraming mga sanga. From out of the root shall grow out branches. At yung mga branches po na yon ay walang iba kung hindi ang church. So from out of the root will grow branches. Tayo po yan. Now dito po sa mga branch na ito, magbibigay po siya ng seven spirits, the sevenfold ministry of the Holy Spirit. Tingnan po natin yung verse 2. The Spirit of the Lord shall rest upon him. Yung him po dyan is the root. So saan magmumula yung Spirit of the Lord? From him. Magmumula sa Panginoong Jesus. Yung Spirit of the Lord. At yan po ay may kapatid na iba pang Espiritu na kung tawagin po ay sevenfold ministries of the Holy Spirit. At yan pong pitong Espiritu po na yan, which is the Spirit of the Lord, the Spirit of Wisdom, the Spirit of Understanding, the Spirit of Counsel, the Spirit of Might, and the Spirit of Knowledge, and the Spirit of the Fear of the Lord, yan po yung bumubuo, yan po yung fullness ng Holy Spirit. At hindi po yan nagbabago. Kahapon, ngayon, at magpakailanman, yan pong sevenfold ministries of the Holy Spirit is intact. Yan po'y mananatili na kanyang paglilingkod, na kanyang ipagkakaloob at gagampanan hanggang sa mga panahong darating. Ito po ay ministries po niya eh. Ibig sabihin ng ministries niya, ipinaglilingkod niya ito sa atin. Pinaglilingkod po niya yan sa atin. Kaya kung kailangan natin ng mga bagay na ito, hindi tayo magkukulang sapagkat seven po yan. Ibig sabihin ng seven, that is the fullness of the ministry of the Holy Spirit to all of us. Sa mga mananampalataya, specifically to the leaders of the church. Specifically to the pastor, to the angels of the church. Kailangan po natin itong sevenfold responsibilities at sevenfold ministries ng Holy Spirit kahit hanggang sa kasalukuyan. Bakit ito ang sinabi ng Panginoon sa pastor ng taga-Sardis? Kasi po, itinuturing ng mga taga-Sardis, kumbaga sa salita, na damay na sila sa kalakaran ng lungsod ng Sardis. Ang ugali ng lungsod ng Sardis ay nakapasok na rin sa loob ng iglesia ng Sardis. Na kung ang mga mamamayan na nakatira sa lungsod ng Sardis ay naniniwalang sila ay self-sufficient. Naniniwalang hindi na nila kailangan ng salita ng Diyos. Hindi na nila kailangan ng patnubay ng Holy Spirit. Hindi na nila kailangan ang tungkulin, ang responsibilities, ang anointing ng Holy Spirit because they are self-sufficient enough to stand by their own, nagkakamali po sila. Kaya sinasabi ng Panginoon to the angel of the church in Sardis, hallelujah, sabi niya, hawak ko ang pitong bituin at hawak ko rin
ang fullness ng ministry ng Holy Spirit na kailangan ninyo. Kayong mga mananampalatayang sa taga-Sardis, hindi kayo mabubuhay nang hiwalay sa sevenfold ministries ng Holy Spirit. You cannot be successful in the ministry apart from the sevenfold ministries of the Holy Spirit. Kasi nakikita ng Panginoon, sabi ng Panginoon, I know thy works. At ang ibig sabihin ng I know is from the Greek word oida. Ang ibig sabihin ay meron siyang direct personal knowledge about the attitude, the character, the behavior, even the mind setting of the people and the believers at the church in Sardis. Kaya sabi niya, I know. Nalalaman ko sa kalaliman kung ano ang inyong mga ginagawa. Sa palagay ninyo, kayo ay perpekto na? Ang sabi ng Panginoon, natagpuan ko. At ang ibig sabihin, I have found out a very extreme, severe, rigid investigation until he pounds out. Hallelujah, na hindi sila ganap. Pero ipinagmamalaki nila. Pinagmamalaki nila na hindi na nila kailangan. Parang meron akong kakilalang pastor, abang nangangaral sa aming lahat, ibinato yung Bible sa pulpito, at ang sabi niya, hindi ko na kailangan ng Bible sapagkat ako ay merong patnubay ng Holy Spirit. Parang gusto ko nang tumayo at tumalis. Po, binato yung Bible sa pulpit at sinabi niya, I do not need the Bible because I have the Holy Spirit with me. Maniwala kayo, hindi tayo mabubuhay ng matagumpay, lalo't mga lingkod ng Panginoon. Hiwalay sa patnubay at sa ministry ng Holy Spirit at sa salita ng Panginoon. Kaya nga ang sabi ng Panginoon sa Matthew, di ba? Sabi niya sa Matthew, binanggit niya, na you do err not knowing the scripture and the anointing of the Holy Spirit. Kaya pag puro ka lang salita, di ba may kasabihan? Pag puro ka lang o very objective ka and you have the knowledge of the word without the Holy Spirit, you will dry up. If you are full of the word but apart from the Holy Spirit, you will dry up. If you are full of the Holy Spirit without the word, you will blow up. But if you are full of the word and you are full of the anointing of the Holy Spirit, you will grow up. Kaya ang sabi ng Panginoon, kayo nagkakamali. Objectively, marami kayong alam sa salita. At subjectively, masyado naman kayong emotional. So pag hindi natin binalansi yung objective and subjective Christianity, hallelujah, tayo po ay mamamali. Kaya sabi ng Panginoon, you do err. You do err. You commit error not knowing the scripture and not knowing the anointing of the Holy Spirit. So kailangan natin ng Word of God at kailangan natin ng Holy Spirit. Amen. At ang sinasabi ng Panginoon, hallelujah, I know thy works. At yung sinabi niyang works, yan po ay salitang galing sa salitang Greek word na erga. At ang ibig sabihin po niyan, generic term po yan, na lahat ng ginagawa ninyo, nalalaman ko. At ito'y kaalamang personal. Ito'y kaalamang direkta. Ito'y kaalamang ako mismo ang nakakaalam. Hindi ito second-hand information coming from others. The word oida, which means I know, is a personal direct knowledge. Kaya nakikita ng Panginoon ang iglesia ng Sardis na masyado ng self-sufficient, masyado ng nagmamalakit, nagmamayabang, palibasa mayaman na iglesia, mayaman at totoong mayaman na iglesia, hindi niya nakailangan ang patnubay at ang anointing, ang responsibility ng Holy Spirit. Kaya mga kapatid, bilang paalala, kailangan po natin ito. Ang Panginoong Jesus nga eh, kung, hallelujah, kung ating pag-aaralan ang ministry ng Panginoong Jesus, ang ministry ng Panginoon, hindi naman niyang ipinagmalaking kaya niyang mabuhay ng mag-isa eh. Kapag uunawain natin kung ano ang naging tungkulin ng Holy Spirit sa ministry ni Jesus, mamamangha kayo na hindi kahit kailan kumilos, gumalaw at nagtrabaho ang Panginoong Jesus nang hiwalay sa Espiritu Santo. Sa simula't simula. Hallelujah, si Apostle Paul, pinagmamalaki niya sa kabila ng marami siyang mga kapahayagan na direkta niyang tinanggap sa Panginoon ay hindi pa rin niya ipinagmamalaking kaya kong mag-isa. Hallelujah, kaya ipinapahayag niya na kailangan pa rin niya ang Holy Spirit. Praise God. Now for the sake of our study, tignan po natin kung ano ang naging responsibility ng Holy Spirit sa ministry ng ating Panginoong Jesus. Hallelujah. Diba?
ang Panginoon sa pasimula. He was conceived by the Holy Spirit. Sasabihin mo na hiwalay sa Espiritu, walang magagawa ang Panginoon. Kung tutuusin, kaya niya yan. Pero from the very beginning of time, hindi nag-iba yung relationship ng Holy Spirit ng Father and Son. From the very beginning, kaya merong Father, Son, and the Holy Spirit, it speaks of a relationship na hindi pwedeng gibain, hindi pwedeng sirain. Father, Son, and the Holy Spirit speaks of relationship. Yan po ang gist, yan yung substance ng Father, Son, and the Holy Spirit to introduce to us the significance of relationship. Hindi naghihiwa-hiwalay. The Father, Son, and the Holy Spirit from the creation, from the time of creation until now, hindi po naghihiwa-hiwalay yung Trinity. Nandyan po yung Father, Son, and the Holy Spirit. And Father, Son, and the Holy Spirit speaks of relationship. Kaya he was conceived by the Holy Spirit. Hallelujah. In the womb of the Virgin Mary. Pati yung conception po niya ni Mary confirmed ni Elizabeth. Hindi ba nung magkita si Elizabeth at saka si Mary yung magpinsan, nag-speaking in tongue na si John the Baptist sa loob ng sinapupunan. At lundag ng lundag sa kagalakan si John the Baptist sapagkat, hallelujah, nire-recognize niyang ang daladala ni Mary, hallelujah, ay ang manunubos, ang tagapagligtas. Hallelujah. Jesus' dedication as a baby in the temple was accompanied by the supernatural manifestation of the Holy Spirit. As Simeon, the old Simeon, the priest, hallelujah, nag-prophesy over Jesus. At yan po'y makikita natin sa Luke chapter 2. Jesus' arrival to Israel was announced by John the Baptist, who was under the anointing of the Holy Spirit, at dineclare po niya sa Matthew chapter 3:11, si Jesus was the one who would baptize in the Holy Spirit and fire. So si John the Baptist nag-testify, ang nakikita niyang si Jesus ay ang magbabautismo sa Espiritu at sa apoy. Jesus was empowered by the Holy Spirit. Actually, kapag titignan natin sa Acts 1:4-5, Jesus spoke of the baptism in the Holy Spirit and commanded his disciples to stay in Jerusalem until they receive and they are endued with power from on high. Sabi, huwag kayong maghihiwa-hiwalay, huwag kayong aalis sa lungsod ng Jerusalem hanggang hindi kayo, until you are endued, you are clothed with the power from on high. Hallelujah. Luke 24:49. Tapos ang sabi po, Jesus was empowered by the Holy Spirit at the Jordan River. When he was baptized in water, he was at the same time baptized in the Holy Spirit. Hallelujah. Kaya hindi pwedeng hiwalay. Before he started his ministry earthly, nabaptize muna siya ng Holy Spirit, nabaptize muna siya sa tubig eh. At dun sa baptism ng Holy Spirit, kinonfirm at inaffirm ang kanyang identity. This is my beloved Son in whom I am well pleased. Tapos chinalenge, di ba? Agad na chinalenge siya ni Satanas eh. Chinalenge sa Matthew chapter 4. Di ba? Chinalenge yung kanyang identity. Alam ninyo, kung merong gustong gibain ang demonyo sa atin bilang mga leaders, ay ang ating pagkaunawa sa ating tunay na identity. He wanted us to be ignorant of our identity. Kaya nga identity theft siya, identity theft. Yan ang kaso niya. Identity theft. Inaalis niya sa atin ang ating tunay na pagkakilala sa kung sino tayo ayon sa sinasabi ng banal na kasulatan patungkol sa sinasabi ng Ama patungkol sa atin. Kaya ang sabi po, he was empowered by the Holy Spirit at the Jordan River, baptized by John, hallelujah, tapos he receives the fullness of the Spirit. So John chapter 3 verse 34, he was given the fullness of the Spirit without measure. Siya lang yung nilalang na walang limit yung anointing ng Holy Spirit. Without measure. Tanong, tayo ba merong anointing without measure? Tayo ba merong Spirit without measure? Hallelujah. As long as Jesus Christ is living inside of you and the Holy Spirit is indwelling inside your life, you have the fullness of the anointing and the Spirit without measure. So tayo akala natin noon may measure lang yung ating fullness.
Hindi po eh. Habang nananahan sa iyo ang Panginoong Jesus na walang limit, yung fullness ng Holy Spirit and the Spirit of God is living inside of you, you have, hallelujah, the measure of the fullness of the Holy Spirit without measure. Meron tayo niyan. At maniwala kayo, meron na kayong anointing. Huwag kayong magmakaawa, kayo i-anoint. Huwag kayong magmakaawa. Ano po? Magpakahirap na mag-ayuno. Magpakagutom. At hindi kumain ng maraming araw para kayo ay ma-anoint. You have the anointing already living inside of you. Hindi ka magmamakaawang, i-anoint mo ko, Lord. I-anoint mo ko, Lord. Ang iyong anointing ay nananahan na sa iyong spiritong na born again. Hallelujah, you are already anointed. 1 John chapter 2:27. We have been anointed already by the Holy Spirit. And di ka nagmamakaawa. Nasa iyo na ang anointing. At ang anointing mo, independent from what you are doing externally, because your anointing is coming from the inside out. You have been sealed by the Holy Spirit. Kaya yung nag-stir up na anointing, nasa iyo na yun. Hallelujah. Di ba katulad ng bote ng Coke o ng Pepsi, pupunuin ng laman, tapos seselyuhan ng tansan. Hallelujah. Pag isi-shake mo yan, nandun yung power, nandun sa loob yung anointing. Pag binuksan mo, naku, hallelujah, mag-explode yung power inside. Pero yan po ay selyado, nasa bote na. Parang ikaw, pinuspos ka ng Holy Spirit, tapos sinelyuhan ka ng Holy Spirit, kaya ang anointing ay nananahan na sa iyo. Kung gusto mo ma-stir up yung anointing mo, huwag kang umasa sa mga external, hallelujah, outside forces para ikaw ay ma-anoint. Ang anointing mo sa loob ng gagaling. If you will only realize, if we can only realize. So he has the fullness of the Holy Spirit. Hallelujah. Jesus was led by the Holy Spirit sa wilderness. He was even led by the Holy Spirit in the wilderness. Ang sasabihin nyo, independent si Jesus from the Holy Spirit? No. Yung sevenfold ministries ng Holy Spirit intact sa earthly ministry ni Jesus. Sapagkat hindi siya pwedeng kumilos, gumalaw at gumawa apart from the sevenfold ministries of the Holy Spirit. So he was even led by the Holy Spirit in the wilderness. Matthew chapter 4 verse 1. Kaya nga sunod-sunod eh. Baptism, tapos fullness, tapos being led by the Holy Spirit in the wilderness. Praise God. Tapos he returned from the wilderness in the power of the Holy Spirit sa Luke chapter 4:14. Kaya hindi pwedeng independent from the sevenfold ministries of the Holy Spirit. Kaya mga kapatid, ano pa man ang maganap, hindi maaari tayong magtagumpay at maging mananagumpay, hiwalay sa ministeryo ng Espiritu Santo. I-recognize natin siya. I-acknowledge natin siya. Mag-good morning Holy Spirit tayo. Hallelujah. At maniwala kayo, kailangan natin ang Holy Spirit. Praise God. So, ang sabi po, Jesus returned from the wilderness in the power of the Holy Spirit. Jesus stated publicly that his ministry was as the result of the anointing of the Holy Spirit. The Spirit of the Lord is upon me because he has anointed me. Tapos sinalaysay niya yung kanyang agenda. Hallelujah, he was anointed to preach the gospel to the poor. Number one. Hallelujah, he was anointed to bring deliverance, to bring sight to the blind, to set those captives free, and to preach the acceptable year of the Lord. So yun yung mga isa-isang tungkulin niya na gagampanan niya na hindi niya magagampanan apart from the sevenfold ministries of the Holy Spirit. So he was anointed. Praise God. At challenge yung kanyang identity. So Jesus taught about the work and the ministry of the Holy Spirit bago siya umakyat sa krus ng Kalbaryo. Very rigid yung kanyang teaching sa mga alagad. From John 14 hanggang John 17. Tapos in-emphasize niya yung ministry ng Holy Spirit. Mula sa John 14. Nag-aalala yung mga alagad dahil sabi ng Panginoon, ilang panahon ako'y mawawala sa inyo, pero ilang panahon ako ay muling makikita ninyo. Sabi niya, ang anak ng tao kailangang magdusa.
Subalit sa ikatlong araw siya ay mabubuhay na magmuli. Nagdalamhati ang mga alagad. So sabi ng Panginoon sa John 14, huwag kayong mabalisa. Manalig kayo sa akin, manalig din kayo sa aking ama, sa Diyos. Sa aking ama, maraming silid. Kung hindi ito totoo, hindi ko sasabihin sa inyo. Pero sinasabi ko sapagkat ito'y totoo. Tapos sa John 15, ipinahayag na niya unti-unti ang ministeryo ng Espiritu Santo na huwag kayong mabalisa sapagkat hindi ko kayo iiwang mga ulila. Magpapadala ko ng isang katulad ko, Alos Parakletos. Hallelujah! I will not leave you orphans. I will send the Comforter unto you who will be with you, sabi niya, and will abide in you. So sinabi ng Panginoon, hindi ko kayo iiwang mga ulila. Magpapadala ko ng isang katulad ko. Another Comforter comes from the Greek word Alios Parakletos. Meron dalawang another. Another is heteros, another is alios. Ang ginamit po na Greek word ng Panginoon sa another comforter ay alios. Ibig sabihin ng alios, hallelujah, one of the same kind, identical unto me, walang pagkakaiba. Alios is of the same kind na walang pagkakaiba. Heteros ay isang another of different kind. Heteros is another of different kind. Kaya merong heterosexual, magkababae at lalaki. Another na magkaiba. Pero nang sinabi niyang another na magkapareho. Sapagkat ang ginamit po niya ay alios. At yung parakletos ay parakaleo, ang ibig sabihin, another of identical unto me, parakletos, hallelujah, hindi anakletos, hindi parakletos, hallelujah, para is alongside, kalkletos is kaleo, called alongside. Kaya another of the same kind ay pinadadala po sa atin. Hallelujah. So ang sabi po ng Panginoon, praise God, ang kanyang ministry is by the Holy Spirit. Jesus proclaimed that we must be born again by the Holy Spirit. Kahit yung pagiging born again po natin is not independent from the Holy Spirit. Na born again po tayo because of the incorruptible word of the living God. Dahil po sa binhi na hindi nabubulok ang salita ng Diyos, tayo po ipinanganak na muli. Pero ang kapanganakang magmuli po natin ay sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Hindi yan, sabi ng Panginoon sa John 3, hindi yan kagagawa ng tao, kung hindi yan po ay sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Kaya walang naboborn again apart from the Holy Spirit. Ang ating pagiging born again ay may kapangyarihan po ng Espiritu Santo. We have been regenerated by the Holy Spirit. Yan po yung sinasabi sa Titus chapter 3, we have been regenerated by the Holy Spirit. Kahit nga yung renewing at renewal natin is by the Holy Spirit pa din. Kaya yan po yung sevenfold ministries of the Holy Spirit. Jesus offered himself upon the cross like a lamb without blemish through the power of the Holy Spirit. Kahit nga nung siya'y mamatay sa krus ng Kalbaryo, ang kanyang pagkamatay, ang kanyang pag-akyat sa krus ng Kalbaryo ay may patnubay at kapangyarihan pa rin ng Espiritu Santo. Tingnan po natin sa Hebrews chapter 9 verse 14. Sa Hebrews chapter 9 verse 14, sinasabi po dyan that through the eternal Spirit, hallelujah, Jesus, how much more shall the blood of Christ, who through the eternal Spirit offered himself without spot unto God. So kahit yung kanyang kamatayan sa krus ng Kalbaryo ay may patnubay ng Espiritu ng Panginoon. Who through the eternal Spirit offered himself without spot unto God. Kaya sasabihin ninyo, hiwalay ang Espiritu ng Panginoon sa kanyang pagkamatay, sa kasama po ang Holy Spirit sa kanyang pag-akyat sa krus ng Kalbaryo. Who through the eternal Spirit. Jesus was resurrected from the dead by the power of the Holy Spirit. Siya'y nabuhay na magmuli sa kapangyarihan ng Espiritu ng Panginoon. Romans 8:11. Di ba ang sabi? Ang Espiritu na bumuhay kay Jesus ay ang siya ding Espiritong nananahan sa atin.
The Spirit of God that raised up Jesus from the dead is the same Spirit that dwells and abides in us. Kaya yung bumang nagbangon kay Jesus, which is considered to be the power of the Father. The power of the Father is the power of the Holy Spirit na siyang nagbangon kay Jesus mula sa mga patay. At nang si Jesus ay bumangon sa mga patay by the power of the Holy Spirit, ikaw na dating patay ay isinama niyang bumangon para pagkalooban ng isang bagong pamumuhay. Di ba? Hallelujah. Kaya nung siya'y bumangon, dala-dala niyang bumangon ang bawat isa sa atin na nakipag-isa sa kanya. Parang nakalibing ka kasama ng Panginoon. Nang siya'y bumangon magmuli, hindi kanya iniwan. Isinama kanyang bumangon, hallelujah, para pagkalooban ka ng isang bagong pamumuhay. Praise God! Kaya yung ating pagbabago, yung ating born again experience, hindi pwedeng ihiwalay sa resurrection ng Panginoon. The resurrection of power of God, hallelujah, includes your resurrection to the newness of life. Kasama tayo. Kaya kung i-illustrate natin, nakahiga si Jesus sa libingan, nang siya'y mabuhay na magmuli, sinama ka. Kinuha niya yung kamay mo. Tapos nang bumangon siya, ibinangon kanyang kasama niya sa isang bagong pamumuhay. At hindi na tayo, hallelujah, hindi na tayo mamamatay na muli. Kaya nga ako naniniwala, yung regeneration natin, hindi na ma-unre-regenerate. Can you believe na kayo'y ma-regenerate, ma-unregenerate pa kayo? Sino sa inyong naniniwala na regenerate na yung spirito mo eh? Tapos nang magkasala ka, na unregenerate uli? Tapos i-regenerate uli? Magkumpisal ka lang, i-regenerate uli? Hindi po eh. Ang regeneration is once and for all experience. At yan po ay regeneration ng ating spirito na ikinukonsider na new creation. Born again. Kaya nga sa matindi pang katuruan, pag ikaw ay regenerated na, hindi ka na nagkakasala eh. You cannot sin. Kapag regenerated na spirit mo, you cannot sin. Ang magkakasala lang sa'yo, yung kaluluwa mo. Pero yung spirito mo, regenerated na yun. Hindi na yun ma-unregenerate. Yung na kay Kristo, hindi na ma-unchrist. Yung nasa grace, hindi na ma-ungrace. Hallelujah. Being one spirit with the Lord, you are one in the Lord. Hallelujah, hindi na tayo pwedeng ihiwalay. Later on, pag-uusapan pa natin yung sa susunod na mga linggo na Wednesday, pag-uusapan natin kung nabubura ba ang pangalan natin sa aklat ng buhay sa langit. Hallelujah. Is God using correction fluid to erase your name sa Book of Life? Medyo matindi, controversial na issues, pero i-discuss po natin. Hallelujah. Sa balance na pamamaraan. Kasi bahagi po yan eh. Sabi, he that overcometh, to them I will not blot out your name from the book of life. Sinabi po yan ng Panginoon. So Jesus breathed the Holy Spirit into his disciples after his resurrection. John 20:22. May nag-away. Actually, saksi ko sa pag-aaway ng mga mananampalataya. Mga kasama namin, ang mga disciples ba ay born again na bago pa man dumating yung baptism ng Holy Spirit sa Pentecost? So may magsusuntukan sa amin at ang pinagtatalunan, bago ba ipadala ang Holy Spirit sa Day of Pentecost, born again na yung mga alagad? Alam ko, kaya pagtatalunan natin. Actually, walang born again experience kung walang resurrection. Kaya hanggang hindi pa siya namamatay sa krus ng Kalbaryo, inililibing at mabuhay na magmuli, wala pang born again experience. Ang born again experience is directly connected to the resurrection of Jesus Christ. Makikita natin yan sa 1 Peter 1:3. Hallelujah, na tayo po ay na born again by the resurrection. Tingnan natin kung totoo. Naalala ko lang eh. Hallelujah. Tapos balikan natin yan sa ating pagtatapos. 1 Peter chapter 1, verse 3. Hallelujah. Ayan po. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who according, hallelujah, to His abundant mercy, has begotten us again. Yung begotten us again, sa ibang translation po ay, hallelujah, born again.
na born again tayo has begotten us again. Hallelujah. To a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead. So without the resurrection from the dead, walang begotten us again. Walang born again experience. Kaya kung tatanungin ninyo ko kung ang mga alagad ba ay born again na nung kasama pa niya ang Panginoon at hindi pa namamatay, inililibing at nabubuhay na magmuli, hindi pa po born again ang mga alagad. Pero nang siya'y mabuhay na magmuli, hiningahan niya ang mga alagad ng kanyang Holy Spirit. And that was the day ang mga alagad ay naborn again. So hindi naborn again ang mga alagad during the day of Pentecost. Naborn again ang mga alagad after His resurrection from the dead. Sa John 20:22, hiningahan niya ang kanyang mga alagad. Kaya after that, ang mga alagad, hallelujah, ay ipinanganak na muli. Nagkaroon na ng bagong pananaw. Si Judas hindi born again. Pinakalulungkot na kalagayan ay yung kalagayan ni Judas na bago ipako ang Panginoon sa krus ng Kalbaryo, nagpakamatay na siya. Hindi na niya nakita yung pag-aalay ng Panginoon ng kanyang buhay para kahit sana siya si Judas, hallelujah, o sino man si Judas, ay, hallelujah, nakaunawa sana ng kaligtasan. Amen. So he breathed the Holy Spirit unto his disciples after his resurrection. Binabanggit po yan after his resurrection. Kaya walang born again experience apart from the resurrection of Jesus Christ. Kaya magpasalamat tayo na siya'y nabuhay na magmuli. Kung hindi siya nabuhay na magmuli, walang katuturan ang lahat ng ating paghihirap. Jesus once exalted to the right hand of God, poured out the Holy Spirit upon the church on the day of Pentecost. And Jesus instructed the disciples through the ministry of the Holy Spirit. Kaya kung si Jesus ay nabuhay apart from the Holy Spirit, nagministeryo, not independent from the Holy Spirit, lalong kailangan natin ang sevenfold ministries of the Holy Spirit. We need the Spirit of the Lord resting upon us. We need the Spirit of wisdom. We need the Spirit of understanding. We need the Spirit of knowledge. We need the Spirit of counsel. We need the Spirit of might. We need the Spirit of the fear of the Lord. Kailangan po natin ng sevenfold ministries of the Holy Spirit. At huwag tayong magmalaki apart from the Word, apart from the Holy Spirit, kaya na nating, hallelujah, magministeryo. Kahit si Apostle Paul. Si Apostle Paul po, nagministeryo siya. Hindi siya nagministry at naglingkod apart from the Holy Spirit. Actually, paghaharap siya sa mga members ng church, nangangatog siya, nanginginig siya. Hindi mayabang si Apostle Paul. Kahit sagana na sa revelation, kahit sagana na sa kapahayagang personal niyang tinatanggap sa Panginoon, hindi siya nagmapuri. Di ba ang sabi niya sa 1 Corinthians chapter 2? Pag-aharap ako sa inyo, ako'y nanginginig. Pag-aharap ako sa inyo, ako'y natatakot, ako'y nangangatog. Sapagkat kung ako lang ang magmi-ministeryo sa inyo, mabibigo ako at maililigaw ko kayo. Kaya pag ako'y lumalapit at nagpapahayag sa inyo, nagpapahayag ako not with the enticing words of man's wisdom, but in demonstration and power of the Holy Spirit, so that your faith will not be based upon human wisdom, but your faith will be based upon the wisdom of God. Tignan nyo si Paul, pwede na siyang magmalaki, pwede na siyang magmayabang tulad ng mga pastor sa Sardis. Tulad ng mga mananampalataya sa Sardis, sobrang yaman, sobrang sagana, mga self-sufficient. Pwede nang ipagmalaki na hindi na nila kailangan ng Holy Spirit, hindi na kailangan ng Word of God. Pero si Apostle Paul, ang sabi niya sa 1 Corinthians chapter 1, chapter 2 verse 1, kapag lalapit ako sa inyo, lumalapit ako hindi sa sarili kong kakayahan. Tingnan po natin. I, brethren, when I came unto you, did not come with excellence of speech or wisdom declaring to you the testimony of God. Tapos ang sabi niya sa verse 2, for I determined not to know anything among you except Jesus Christ and Him crucified. Wala akong ipapahayag at ipagmamalaki malibang kay Kristo na siyang ipinako. Hallelujah. Verse 3, I was with you in weakness, I was with you in fear, and I was with you in much trembling.
Sinasabi ni Apostle Paul, kahit meron akong kaalaman, revelation, hallelujah, on top of revelation, pag lumalapit ako at nagpipreach ako sa inyong harapan, nanginginig ako, nangangatog ako, natatakot ako, at kitang-kita nyo ang aking kahinaan. Pero ginagawa ko ito, nagagawa ko ito because of the anointing of the Holy Spirit. Verse 4. Ang sabi sa verse 4, and my speech and my preaching were not with persuasive words of human wisdom, but in demonstration of the power and of the Spirit. Yung verse 5 ang mahalaga, so that your faith will not be based on human wisdom, hallelujah, but in the power of God. Kaya mga minamahal na mga kapatid sa Panginoon, ang paraan ng pakikipag-usap ng Panginoong Yesus sa mga mananampalataya at pastor na taga Sardis ay hindi katulad ng paraan na kanyang ipinahayag sa ibang iglesia. Kung bakit ay sapagkat nalalaman ng Panginoon ang mga taga Sardis ay masyadong believe sa kanilang sarili. Masyadong self-sufficient, masyadong independent, o because sila ay masyadong napakayamang lunsod. Sila ay halos inuulanan ng ginto sa kayamanan. Pero sa kabila ng lahat ng ito, nakita ng Panginoon na hindi dapat maging ganyan ang inyong pag-uugali. Ako na may tanga ng pitong espiritu, ng pitong bituin, ay nagpapahayag sa inyo na hindi nyo kayang mabuhay ng matagumpay sa buhay na ito, lalo na sa paglilingkod, kung tayo po ay hiwalay sa patnubay, sa anointing, at sa tulong ng Holy Spirit. At sa gabing ito, pagkatiwala natin, magpasakop tayo, at magpakumbaba sa patnubay, kapangyarihan, at pangunguna ng Espiritu Santo. For as many as are led by the Holy Spirit, they are the children of God. Be led. Love of Jesus.